Hello, good afternoon, good morning, good evening sa lahat na nanonood ngayon. Welcome back to my channel, guys. Sales Reality TV. Sa ngayon, guys, meron tayong panoorin na video na naman, reaction video na naman tayo. Pero bago tayo mag-umpisa, EU official. Yan, guys, yan ang panoorin natin ngayon. So, ready na kayo manood. At bago yan, I invite you to consider to subscribe our channel and press the notification bell para laging updated sa latest news. Narito, panoorin natin. Ganito pala kawalang hiya ang First Lady ni PBBM. Nakakalungkot dahil lingid sa kalaman ng ating mga kababayan, sa kabila ng walang tamang permit o walang permit talaga, itong Yinglong na ito, Chinese Corporation, ay minadali noong December 23. Alright, base dito sa article, unang article pa lang ito, na ang Malacañang Deputy Executive Secretary for Legal Affairs o DESLA na si Annalisa Logan ay kilalang napaka-close sa ating First Lady Liza Marcos, Liza Araneta Marcos. Alright, ngayon mga palangga, base sa article ay sa ebidensya na nakalat natin, na pinirmahan, makita natin itong papel, okay, na pinirmahan ni Annalisa Logan, okay, pinirmahan niya dito, basahin ko lang at sasabasa ng dalawang ako, na sa kabila ng pag-utos ng DENR, okay, pinutusan ng DENR na huwag mag-operate itong Yinglong Corporation na ito dahil nga wala pa silang karapatang permit. Okay? So, dahil minadali, for sure, talagang minadali, noong December 23, okay, ay pinirmahan o nilift, okay, ni Annalisa Logan ang, kumbaga, kinontradict niya ang desisyon ng DENR, okay, na instead na wag payagan itong Chinese-owned company na ito na nagmimina na walang karampatang certificate ay sa kabila nun ay pinayagan niya. For the first time in the history, based dito sa article na ginawa ng isang Deputy Secretary for Legal Affairs ng Malacañang na binali niya o binaliwala niya ang utos ng DENR, mga palangga. Ang lungkot ng ngayon, sino ang magkakaroon ng power bilang isang deputy executive secretary ka lang? Parang mas powerful ka pa sa presidente kung hindi ka binasbasa. Kasi base dito sa ipinakita, itong si Lee, sa pakitang ebidensya, si Annalisa Logan po ay kasama ng First Lady sa kanyang law firm. Okay? Yung kanyang law firm, yung sinasabi natin na kaibigan o kasama sa law firm ng ating First Lady na si Annalisa Logan ay kanyang hinarang o binaliwala o inetsapwera ang direktiba ng Department of Environmental and Natural Resources, okay, na inorderan, okay, inorderan na DENR itong kumpanyang Yinglong Steel Corporation na itigil ang kanilang illegal nickel mining operations sa Zambales dahil wala silang environmental clearance certificate. Pero sa kabila noon, mga palangga, noong December 23, ito na nga, ay talaga namang umorder ito, inorderan. Ito, sabi dito, sa kabila ng reklamo na sila dapat ay hindi binibigyan ng permit, ay dahil hindi sila, wala silang permit actually. Diba? Hindi sila nagko-comply sa panuntunan, okay, ng DENR, ay pinayagan pa rin nitong si Annalisa Logan na mag-operate itong Yinglong, okay, Yinglong company na ito.
Ngayon mga palangga, alright, so yung Yinglong ay binigyan, okay, ng permiso para patuloy ang kanilang pag-transport nitong nickel na to locally and internationally. And we're talking about metric tons of nickel ore na ito mga palangga at umaabot sa tumataginting na 250 million pesos worth ng metal ang kanilang magiging profit dito mga kaibigan. So nakakalungkot dahil kung titignan mo ang isang deputy executive, hindi po mangangahas ng ganito kung hindi ito binasbasa ng ating first lady. Kasi alam naman natin na ang first lady ay talaga namang siya ang kanang kamay o baka hindi lang kanang kamay, siya ang mga nag-i-interview ng mga ina-appoint ng presidente. Alam ko yan, personal knowledge siya. Hindi na ako magpatumpik-tumpik pa dahil hindi dapat tayo matakot sa katotohanan dahil ang Maharlika po ay never tumanggap ng pera kahit kanino para isuppress ang karapatan na magsalita ng katotohanan. So ngayon mga kaibigan, ito yung nakakagigil dahil parang itong mga taong itinalaga ng ating presidente, particularly itong Deputy Executive Secretary na to ng Legal Affairs, ay binabypass siya o ba imposible bang hindi alam ng presidente ang ginagawa nito? Or syempre, inatasan na ng presidente ang kanyang may bahay na ikaw na ang bahala dyan. So dahil sa sobrang busy, you know, babiyahe dito, biyahe doon, and definitely hindi na ito nakikita ng Pangulo. Tatandaan natin mga palangga, binoto natin si Bongbong Marcos, hindi po ang ating First Lady. Okay? Kung nagkataon, okay, na ito ay imbestigahan ng Ombudsman at mapatunayan na walang kinalaman ang Pangulo dito at ang First Lady at ang kanyang amiga, okay, na abogada ang may kagagawa nito na they let this company to operate even without proper permit. At ito ay labag sa batas at dapat managot at huwag dapat matakot ang taong bayan kasi naririnig ko sa mga paligid-ligid ng Malacanang, mukhang tikom ang bibig ninyo dahil powerful ang First Lady. Ayun po ang nakarating sa akin. Mas powerful at natatakot kayo. Bakit kayo natatakot? Kung kayo ay nasa tamang pag-iisip at sa tamang direksyon, mga palangga. Alright. Ngayon, itong issue na ito, mga palangga, ayo, nakakalungkot. Diba? Sabi ng DNR, okay? Sabi ng DNR ay hindi dapat mag-operate nga itong ano na ito, itong Yinglong na ito. At inutusan, okay, sabi dito, the DNR's national headquarters was alerted by the export permit rushed through the Christmas season issued by its regional office. So inalerto ang DNR na tila bagang ni-rush yung itong permit na ito. At ang si MGB Director Wilfrido Mangcano daw, okay, Mangcano, ayan, na, yeah, ano siya ay, yes, director siya ng Mines and Geoscience Bureau, okay? Binigyan ng instruction ng DNR, okay, sabi ng DNR kay Director Wilfredo Mangcano, sabi, ay ipatigil, okay, yung ano na yan, yung pag-ooperate itong Yinglong na ito, itong Chinese-owned company na ito, na walang proper permit. Ayun na nga, so January 12, based sa article ni Bobby Diglao, ngayon, dahil sa isyong permit na ito mga palangga, January 12 dyan sa Pilipinas, dahil sa utos ng DNR, dito kay Wilfredo, for sure, pinarating niya dito sa Deputy Executive Secretary, na nag-uusap yung mga yan, the next day ay nag-resign siya dahil sinabi niya ay kailangan niya munang magbigay ng panahon sa kanyang pamilya. Ano ibig sabihin nun? Diba? After ng fiasco na ito, simple lang yun. May nangyaring internal na usapan, I don't know kung ano ang sinabi sa kanya. Imagine mo, nagpa-function ka as what? Director? What? Diba? As director of MGBs or
Mine sa Geoscience Bureau. Tapos all of a sudden, inutusan ka ng DNR para ipatupad ang iyong trabaho. So for whatever reason, bigla ka nag-resign and you will spend your time with your family. As may mga palangga, hindi tayo ay pinanganak kahapon. Gaano ka-powerful ang kaibigan ni Madam First Lady na magkaroon, okay, ng ganitong desisyon? Hindi naman magde-desisyon ang babaeng ito nang siya lang. Ano, i-overpower niya ang presidente kung wala siyang basbas? Huwag na po tayo maglokohan dito dahil ayon sa DENR last year ay sinabihan na nila ang Yinglong na itigil niyo na yung mining operations na yan dahil hindi tama ang ginagawa ninyo dahil base sa Presidential Decree 1586 na inisyo mismo ng tatay ng Pangulong Marcos Jr. at, you know, Senior 44 years ago na sinasabi na hindi dapat pinapayagan ang isang negosyong pagmimina kung hindi siya nakapag-comply, hindi siya nakakuha ng ECC, alright? Environmental Compliance Certificate mula sa DENR. So malinaw pa sa sikat ng araw na binabali ng mga taong ito ang batas at lagi na lang kawawa ang Pilipino dahil sa bilyong pisong at stake dito sa business na ito, illegal business, mga palangga. At inamin din ng Yinglong representative daw last week, okay, na ang kanilang kumpanya ay wala talagang ECC. Alright? Walang permiso. Ngayon, mga palangga, at sinasabi nila na dapat parang they're okay to mine, to do the business kasi nga, you know, in-acquire nila yung business from, what's the name of the business again? Ito, from West China Min. Pero base sa Presidential Decree 1586 noong panahon ni Marcos at ipinagpapatuloy pa rin, valid pa rin yan, na even though na nagkaroon na mayroong ECC ang West China Min, once the moment na inilipat mo sa ibang company o ibinenta mo ang iyong kumpanya, kailangan mong kumuha ng permit sa DENR to operate para mag-mining business ka. So it's so sad dahil as early as now, nakakagigil ang mga nangyayari sa pamunuan ni BBM. Hindi po ito pagiging anti-Marcos, ito ay para pagiging gising natin sa ating mga paligid, sa ating gobyerno. Hindi porket sinuportahan natin, pwede, hindi porket na kukotsahin tayo ng ating mga kaibigan na ayan, kasi sinuportahan nyo yung Marcos, ganyan, ito na ngayon ang nangyari. Ito po ay labanan para sa bayan, labanan para sa katotohanan. Alam nyo mga palaga, mahaba yung article. Pero gusto ko lang ipaintindi sa inyo yung pinaka gist nitong kwentong ito, yung pinakabuod, pinakasubstance, ika nga. Hindi pa nakakalungkot? Okay? Ito na lang, mga kaibigan, sino ang mangangahas na Deputy Executive Secretary na balihin ang utos ng DENR? Ang isang established na ahensya ng ating gobyerno na nagpapatupad, okay, ng mga alituntunin nitong mga ganitong klaseng business na balihin mo. Sino ang nag-upo dito kay Annalisa Logan na to? Hindi pa ba malinaw sa inyo, mga kaibigan, na dapat nakasama siya sa law office ng Madam First Lady natin, na kaibigan natin yan. Pero hindi porket kaibigan natin yan, hindi porket inimbita natin yan, pag may nakikita tayong mali, ipagtatakpan natin. Dahil hindi po ang usapan dito ang pagkakaibigan, ang usapan dito ang katotohanan. Taong bayan, ano, lulukuhin tayo? Dahil bilang akong supporter na umuwi ng dalawang beses sa Pilipinas na hindi nangingi na kahit at pisong duling sa kanila pamasahe, pabalik, papakanto, paroon. Diba? Umasa ako ng pagbangon muli. Pero kung bibigyan natin ng pabor, dahil for what? Ano ang reason? Bakit sa kabila ng walang ECC, walang permit sa DENR, itong Yinglong na ito, bakit papayagan ni Logan, na kaibigan ng First Lady,
Kasama niya sa law office? Bakit niya papayagan ito, mga palangga? Kung wala itong basbas, ano ito? Ano ito, maglulukuhan tayo, ganon? Maglulukuhan na lang tayo, pipikit natin ang ating mga mata. Sisigaw pa rin tayo, babangon tayo muli, harap-harapan, na niloloko na tayo ng taong ito. At dapat mag-imbisigan, I hope, may part 2, part 3 pa ito ang article ni Bobby Tiglaw. Ito yung mga ebidensya, pinrin ko mga palangga. Ayan o, mineral or export permit. Ayan. Pinirmahan nila, o, December 23 and 29. You know, hindi na ako magdudubag, hindi ko na i-detalye sa inyo yung mga amount, chuchu-chuchu. Ang gusto ko ipakita sa inyo yung anomalyang kaganapan. If you want to read the article, it's too long, you have to understand every details, you go to Manila Times. Pero ang gusto kong punteryahin dito, sino si Annalisa Logan, na kaibigan ng First Lady, na kasama niya sa law office, na i-lift yung pag-suspend o pag-control dito sa dito sa Chinese ano na to, company na ito. Ayan, sulat natin. Okay. Itong Yinglong na ito, sino siya? Para baliin niya ang DENR. So ano ito mga palangga? Bakit may kickback ba kayo dyan, madam? Ah, Annalisa Logan, dapat ito itututukan ng ombudsman. Ito itututukan ng kongreso. Ayan, total, ang hilig sa investigasyon. Tignan ninyo kung sino ang nag-utos dito kay Logan na ito dahil kinukonek sa kanya yung First Lady. Eh, sino naman ang nag-upo sa kanya dyan? Akala nga naman ako. Di ba? Ano to? Maglulokohan na lang tayo dito? Eh, dapat naman talaga i-imbestigahan yan sa ombudsman. Ang dami naman ninyo kinasasangkutan. Alam ko, kinasasangkutan mga kontrobersya. Dapat imbestigahan yan. Sa inyong video na sinasabi niyo wala kayong kinalaman sa kaguluhan. Dapat mangialam ang mga taong bayan. Tao ng mga Pilipino. Mga video ka, you know, I will tell this to you guys. For sure, nanonood kayo. I am not the type of person kasi na magko-cover up. Unang-una, mabuti na lang meron si nandiyan si Maharlika. Pera sa inyo para pakainin niyo po. Malaman at natin kung ano na ang mga pangyayari sa bansa. Na nakapag-ikot o nagkikisa sa inyo dahil may hinihinging pabor, may hinihinging posisyon. So ako, I will speak up kung ano yung katotohanan. Alam naman natin, well, I have to tell you guys, yung social secretary mo, Madam First Lady, nasa akin yung audio. Tinatanong, kinakausap po kayo. You will hear this later in due time. Lahat ng mga audio video na hawak ko. Na nangihingi na kinakausap kayo, Madam First Lady, you have to explain to the Filipino people na kinakausap kayo ng inyong social secretary na si Bianca Zobel na nakikiusap sa inyo na is hold muna. Okay? Ang pagpalit kay Bacaro to Centeno. Hawak ko yung audio. So one day, I hope magkaroon kayo ng balls. Lahat kayo na may kinalaman dito dyan sa Malacanang. I hope para sa pataong bayan. Kasi umasa tayo na babangon muli ang Pilipinas. Pero kung kayo ay patuloy na magiging walang betlog, then hindi tayo magkakaroon ng better Philippines. Madam First Lady, alam ko naman ikaw, eh, dinayin mo eh. I'm talking to you right now. Huwag na tayong magpaka-plastikan dito, madam. Karamihan. Eh, bakit naman kasi makialam si First Lady? Hindi yan naman yan trabaho niya. Yan ay trabaho ng presidente natin. Kasi hindi naman natin binuto si First Lady Lisa. Kaya di sana siya makialam. Kahit na asawa siya, kahit na meron siyang law firm. Kasi iba naman ang trabaho niya. Sa law firm lang niya siya mag-ano. Pero wag na sana siya makialam sa trabaho ng asawa niya.
Ito, comment ko lang to. Comment ko lang to bilang isang mamamayan ng Pilipinas. Kasi may karapatan naman tayong mag salita kung ano ang nasa isip natin para sa kapkanan nating bansa, di ba? Kung manahimik lang tayo, walang mangyayari. Salamat lang kay Maharlika na nandyan siya para malaman natin kung ano talaga ang mga pangyayari. Salamat lang sa social media at sa mga vlogger, malalaman natin kung ano na talaga ang mga status ng ating bansa. Kaya guys, i-subscribe natin ang channel ni Maharlika at ni PHEU Official. Credit to this video. Kasi kung hindi, dahil sa kanila, di natin malaman ang katotohanan. Kaya, yan na lang guys. Marami pa sana, pero hanggang dito na lang tayo. Thank you for watching. Kayo guys, anong reaction nyo? Anong masasabi nyo guys dito? Hanggang dito na lamang. Thank you for watching.